Naniniwala ang mga kongresista pati na ang pinuno ng House Committee on Ethics and Privileges na nagpatalsik kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. na maaari pa itong kumandidato tumakbo para sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Congressman Mones Pares, chairman ng House Committee on Ethics and Privileges, walang hadlang na maitalaga o maihalal si Teves sa gobyerno. Malaya pa rin siyang makatatakbo sa eleksyon hanggat may pinal na desisyon ng korte hinggil sa tuluyang diskwalifikasyon nito. Ganito rin ang paniniwala ni Ethics Committee Vice Chairperson Representative Ria Vergara dahil hindi naman nahatulan si Teves sa anumang krimenda. Ang pagpapatalsik sa kanya ay dahil anya sa patuloy na pagliban sa Kamara na walang official leave at pag-iwan sa kanyang mga tungkulin sa kanyang distrito. What's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At napanood niyo naman po yung ating paunang video patungkol po sa balita ng UNTV na etong si Arnie Teves ay pwede pa din daw pong kumandidato. At ayon po yan sa mga tao mismo ng Ethics Committee ng ating Kongreso na nagpasibak diyan kay Arnie Teves bilang kongresista. So, sa aking palagay, tingin ko pwede naman, di ba? Totoo naman siguro na talaga nga pwedeng kumandidato itong si Arnie Teves. Pero, syempre, nakaakibat na po o nakadikit na po sa kanyang pangalan ang pagiging isang terorista. So, ang mga Pilipino po ba ay boboto sa isang terorista? Kaya yun ang aking title dito na Arnie Teves, pwede pang kumandidato pero tingin ko ay hindi na mananalo. Kasama na rin dyan ang kanyang kapatid na si Pride Henry Teves. So ngayon po, dito po sa mga pangyayari na ito, ito ang tingin ko ay pagbagsak ng mga Teves sa Negros Oriental. At dito po ay talagang nasira na ang magandang apelido o magandang record ng kanilang pamilya. At meron po tayong napanood na isang nagpatunay ng pagiging magandang ehemplo ng mga Teves diyan sa Negros Oriental noong unang panahon, ha? Hindi po ngayon, noong unang panahon pa, noong panahon pa po ng mga Kastila. So tatalakayin na lang natin yan sa ibang vlog po, sa ating ibang video. So ngayon po, balik tayo dito sa pagkandidato o pwede pang kumandidato itong si Arnie Teves. So kung pwede pa rin siyang kumandidato, parang kahiya-hiya naman po yata sa Negros Oriental o sa ikatlong distrito ng Negros Oriental kung sakali nakakandidato itong si Arnie Teves bilang isang kongresista. Pwede po ulit siyang kumandidato kasi nga po wala pa naman daw po siyang conviction sa mga kaso na kanyang natanggap. So ngayon po, ang Negros Oriental ba ay hindi pa rin ba nagising sa mga pangyayari or patuloy pa rin ba na magpapaalipin sa mga naghahari-harian diyan sa Negros Oriental? Patuloy pa rin kaya ang Negros Oriental na boboto, kakapit at maninikluhod sa mga nang terrorize o nanakot ng intimidate sa kanila? Kaya yan ay napakalabo ng mangyari. At kung sakali man po na kumandidato itong si Arnie Teves sa darating na eleksyon 2025, baka lang ha, paano po ba ang magiging sistema nito? So ang mga ngampanya ba sa kanya ay si Ferdinand Topacio? Ang attend sa mga grand rally, attend sa mga meeting de avance ay ang kanyang mga abogado? Pwede ba yon na ang kanyang mga abogado ang mga ngampanya? Pwede ba yon na ang kanyang mga abogado ang mga ngako ng magiging magandang serbisyo ni Arnie Teves para sa kanyang bayan? Pwede kaya yon na si Arnie Teves ay wala sa panahon ng pangangampanya at wala din kapag nanalo at wala din kapag siya pinroklama at wala din siya kapag siya ay magsisilbi na? So, another round ng expulsion na naman ang ating makikita dahil ang mangyayari po ay mauuwi na naman sa expulsion kasi
walang Arnie Tebes tayong makikita sa Kongreso. So kaya po napakalabo pa din ng kumbaga sa ano sa linaw ng tubig, ito ay tubig kanal ang mga posibilidad na si Tebes ay magiging kongresistang muli. Diba? So kasama na din diyan ang pag-asa ng kanyang kapatid na makakandidato sa darating na eleksyon. Dahil kahit na itong si Henry Tebes ay hindi naman siya na expulsion bilang isang kongresista, eh siya naman po ay itinalagang terorista ng ATC. So, ganun din ang sitwasyon. Eh, kung sakaling kumandidato si Henry Tebes sa darating na 2025 election, baka kumandidatong kongresista, baka kumandidatong gobernador ulit, or mayor, di ba? Or vice governor, or vice mayor, di ba? Nothing is impossible. So kung maisipan man ni Henry Tebes na kumandidato, saan siya kukuha ng pondo kung sakali na naka-freeze po ang kanilang mga asset. At isa pa, syempre kapag ikaw naman ay isang private citizen at nagbigay ka ng pondo kay Henry Tebes or dito kay Arnie Tebes, ikaw ay tumutulong sa terorista. So, paano makakakandidato ang isang Henry Tebes? So, tingin ko dito, ito na po ang downfall ng mga Tebes sa Negros Oriental. Kumbaga yung kanilang mga dating ine-enjoy na kapangyarihan, kasaganahan, at pagiging mga spoiled brat, ngayon po, hindi na nila yan magagawa at kabaligtaran na ang lahat ng kanilang mga nararanasan. Hindi man ganun kahirap ang buhay nila, pero kung ikaw ay nasanay sa karangyaan, nasanay ka sa luho, nasanay ka sa ikaw ay napakalakas ng iyong kapangyarihan, ngayon ay medyo mababago na ang iyong mundo kapag ikaw ay natalaga na bilang isang terorista. So ganun din kay Arnie Tebes, kung sakali na maisipan niyang kumandidato, saan siya kukuha ng pondo? Naka-freeze ang kanyang mga asset. Pag naman nagbigay ka ng pera diyan, ikaw din ay madedemanda or baka ikay mapag-isipan din na tumutulong sa pang-terrorize nito sa Negros Oriental. So yung kanyang pagkandidato o kanilang pagkandidato ng mga Tebes sa Negros Oriental ay tingin ko ay dead end na. Kahit yung kanyang mga anak ay kumandidato, tingin ko ay hindi po ganun kalakas ang karisma ng mga anak ni Arnie Tebes para sa mga mahalagang posisyon diyan sa kanilang distrito or sa kanilang probinsya. Ang anak ni Arnie Tebes, tingin ko baka kung siguro konsehal or vice mayor, pinakamataas na siguro mayor, baka kaya pang kandidatuhan. Pero, 'di ba, questionable pa rin kung mananalo dahil nga po ang mga taga Negros Oriental ngayon ay nagkakaroon na po ng boses, nagkakaroon na rin sila ng mga pansarili nilang kumpiyansa sa sarili at hindi na po basta-basta matatakot pa ng mga taong naghahari-harian diyan sa Negros Oriental or madadala sa mga pangako ng mga naghahari-harian. Napaka hirap na po para makabalik pa sa mundo ng politika diyan sa Negros Oriental ang isang Arnie Tebes, ang isang Henry Tebes or kahit ang kanyang mga kaanak. Medyo mahirap na dahil po napakasaklap po talaga ng matawag kang terorista. Napakapangit po talaga na mabansagang terorista ang iyong pamilya o ang iyong kapamilya o ang iyong mga kaanak. Napakahirap po. Kahit na ikay pinsan lamang, pamangkin, apo, o kahit nga ikaw ay third cousin na or kahit ikaw ay in-laws lang. Medyo mahirap po yan. Maaring pinagtawanan lang talaga ni Arnie Tebes ang pagkakatalaga sa kanya na terorista ng ATC, pero malaki pong dagok ito sa kanyang buhay. Malaking dagok ito sa kanilang pamilya, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga kaanak at
kaibigan, di ba? Medyo ano to, malaking ano to, big deal to, pero syempre hindi papakita ni Arnie Tevez na ito ay malaking kasiraan sa kanya. So, yun po, recap lang ulit. Maaring kumandidato pero saan kukuha ng pera? Diba? Hindi pwedeng galawin ng mga asset dahil naka-freeze, hindi pwedeng magbigay ng pondo o tumanggap ng pondo o ng donasyon kapag mangangampanya ang mga Tevez dahil sila ay nabansagang terorista. Diba? Kumandidato man, makalusot man na mga kandidato, meron man na mga sikretong magbigay ng donasyon, diba? Ang tanong po, iboboto pa ba yan ng Negros Oriental? Gugustuhin pa ba ng Negros Oriental na ang mamuno sa kanila ay mga terorista at ang mamuno sa kanila ay nabansagang terorista at ang mamumuno sa kanila ay tenerorize sila sa mahabang panahon? Di ba? Yan ang tanong natin. Papayag kaya Negros Oriental? Di ba? Tingin ko, sagot ng mga taga Negros Oriental, never again. Yan ang magiging ano niya, never again. Di ba? At ang pangatlo, meron pa kayang kagustuhan si Arnie Tevez na magsilbi sa bayan pagkatapos na sibakin sa Kongreso, dalawang beses na masuspinde at siya ay hiyain ng kumbaga ng lahat ng kanyang mga kasama sa Kongreso sa 265 na votes na wala man lang kumampi sa kanya, ultimo ang kanyang pinsan o mga kasama na kongresista sa Negros Oriental. Meron pa kayang kagustuhan si Tevez kumandidato? Aba, kapag ganun po, medyo meron na talagang ano, hindi na makapal mukha niyan, hindi na ano, hindi nag-isandang kalangkapal na mukha niyan. Baka ano na yan, ga-aspalto na yung mukha. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog na ito. Maraming salamat po sa pakikinig at maraming salamat po sa lahat ng inyong pagsuporta dito sa aking channel, lalo na sa mga taga Negros Oriental. Ingat po kayong lahat, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first!